3, 2, 1. Yun, no? Sa araw na to, tayo ay magre-repair ulit ng electric fan. Nakabili tayo ng isang fuse. Hindi makita, 2 ampere yan. Tsaka stator coil. Kung napanood nyo yung video ko dati, yung dalawang electric fan na inayos natin, yung Mitsutech, tapos Fukuda. Yung Mitsutech nagawa natin, pero yung Fukuda, may problema yung kanyang motor. Ayun, ilalagay ko na lang yung link niya sa description below. Okay, ayan siya. Ngayon, i-assemble natin. Ayan. Itong green niya, ito yung common niya. Dati, kaya nasira yung ano, yung stator coil ng electric fan. Dahil wala siyang nilagay na fuse. Bago yung motor niya, wala siyang nilagay na fuse. Ayun, kaya walang protect. Walang protector yung kanyang stator coil. Ngayon, puputuli natin dito at ikakabit natin itong fuse. Okay. Ayan, nahinang na natin yung fuse niya. Ngayon, titest natin. Baka hindi na po tuloy yung fuse natin dahil nga nainit. Baka over temperature. Ayun. Okay naman. Okay. Ayan. Ganyan lang kabilis. Ayan, lalagyan natin din ang insulation. Ayan, wala tayong mega tube kaya unshrinkable na lang yung lagay ko. Ayan, i-ayusin natin. Para importing doon. Kapitin. Ayan, yun. Kakabit na natin. Ayun, habang nakabukas siya, lagyan na rin natin ito ng oil para may stock.
position niya. Ayan, nalagay na natin. Nilagyan ko na rin ng mica tube para protection din sa ating wire. Iwas ugat. Ngayon, babalik na natin yung lock niya. Tamang higpit lang, huwag masyadong mahigpit, sa pantay-pantay. Okay na yan. Kailangan natin ng spacer. Ngayon, susubukan natin paanda rin. Malito, kakabit na rin natin dito. Color coding lang naman. Sobrang init na. Sumigas. Dalawa sa kapasitor. Kunin natin yung kapasitor niya. Ito. Ayan, ito. Okay. Ito, paano ba natin malalaman kung alin dito ang low, medium, high, or 1, 2, 3? Ako po ay nakagawa na ng video kung ano, ilalagay ko na lang yung link niya sa description below. Okay. Doon, matutunan nyo doon kung paano ba natin, paano nyo malalaman kung alin ba doon yung high, medium,
low ng ating mga electric fan. Itong green, dito na natin sa green. Yung black sa black. Red sa red. At puti sa puti. Okay, ngayon buo na. Try natin panda rin. I-jog lang muna natin kung iikat ba ang ating electric pan. Iwasan natin magkadikit-dikit. Try natin i-plug. Number 1. Ayun oh. Umandar na. Number 2. Number 3. Okay, ngayon ayos na yung ating electric fan. Gumana naman siya. Ngayon, i-assemble ko na. Okay? Ganyan lang kadali mga ka-DDR. Kung gusto nyo matuto kung paano magayos ang electric fan, panoorin nyo ang aking mga video. Okay, mga ka-DDR, assembling ko muna. Ayan guys, kung nakikita nyo, nabuksan ko na ang kanyang likuran at ang ginamit naman ng dating technician ay masking tape. Ayan o, nagmamantika pa o. Parang sinapote na lang. Ayan o, ito nyo, basang basa o. Masking tape, na dapat sana ay electrical tape. Ayun, ito ayusin na rin natin to para maiwasan natin yung back job na trabaho. Ayan, ngayon okay na to. Nakabit ko na rin yung gear. Okay. I-fix lang natin to. Ayan guys, natapos na natin i-assemble. Ngayon, susubukan natin kung gaano siya kalakas. Ipa-plug po natin sa number 1 po. Ayan, number 1. Yun na. Number 1 pa lang. Pwede na. Ayan po, makikita nyo kung gaano siya kalakas. Number 2. Number 3. Ayan, okay na po ang ating electric fan. Napalitan natin ng motor, bagong stator coil, at nilagyan na rin natin ng fuse. Kung sakali man mag-overheat ulit, edi yung fuse ang magka-cut out lang. Hindi masisira yung ating motor. Ayan. Maraming salamat po. Sana ipatuloy nyo pag subaybayan ang aking channel. Alam kong marami kayong matututunan sa mga videos na ilalagay ko dito. Okay, maraming salamat.